Rise and Shine Pilipinas, good morning sa inyo dyan sa studio at sa lahat ng ating mga ka-RSP team bahay. Ramdam na ngayon dito sa Metro Manila ang malamig na hanging dala ng Northeast Monsoon o Amihan, ang weather system na umiiral ngayon sa malaking bahagi ng Luzon. Umiiral din ang shear line na siya namang nakaka-apekto ngayon sa Southern Luzon, Mimaropa at ilang bahagi din ng Visayas na siyang magpapaulan sa mga nasabing lugar. Samantalang track o extension ng isang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR, south of Mindanao naman ang magdadala ng mga pag-ulan sa Mindanao at ilang bahagi na rin ng Visayas. Ang LPA na ito ay nasa Indonesia at mababa naman ang tsansa na pumasok pa ito ng PAR. Habang mga localized thunderstorms pa rin ang maaaring magpaulan sa natitirang bahagi ng bansa pagdating ng hapon o gabi. Makita natin ngayon din sa ating weather satellite image ng PAGASA ang mga kulay red, orange at yellow ng mga cloud cluster sa malaking bahagi ng Mindanao, ganun din dito sa Visayas. Dala ito ng trough o yung extension ng low pressure area na nasa labas ng PAR south of Mindanao. Dala naman ng shear line ang mga cloud clusters na nakita natin dito sa southern part ng Luzon, ganun din sa Bicol region at Mimaropa. Nakahapon pa nagpapaulan sa malaking bahagi ng Bicol region. Habang dito naman sa natitirang bahagi ng Visayas ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may dalang mga pag-ulan naman ang aasahan sa maghapon. May chance rin na mabuo ang mga localized thunderstorms na maaaring magdala ng panandali ang mga pag-ulan sa natitirang bahagi ng bansa sa hapon o gabi. Sa ngayon, makita natin dito sa ating satellite image itong LPA na nasa Indonesia at ang trough nito ay magdadala ng mga pag-ulan sa Mindanao at Visayas. Maliit din ang chance na pumasok ng PAR itong LPA na ito. Dito sa Luzon, partly cloudy to cloudy skies ang aasahan ngayong araw sa malaking bahagi ng dulot ng Northeast Monsoon o Amihan. Kagabi pa nakakaranas na ng pag-ulan at magpapatuloy ito ngayong maghapon sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Isabela, Quirino, Oriental Mindoro, Marinduque, Aurora at northern portion ng Quezon kasama na ang Pulillo Island. Asahan din ng cloudy skies sa patuloy na magdadala rin ng mga pag-ulan ngayong araw sa Bicol Region, Romblon at sa natitirang bahagi ng Quezon. Epekto naman to ng shear line. Pinakamainit ang aasang temperatura ngayong araw dito sa Luzon, sa Lawag, na abot sa 31 degrees Celsius habang nasa 30 degrees Celsius naman sa Legazpi at Metro Manila. Patuloy pa rin ang pagbaba ng temperatura sa Baguio City na maglalaro naman sa 15 to 23 degrees Celsius dahil na rin sa malamig na hanging dala ng Amihan. Sa Visayas, umaga pa lang, posibleng makaranas na ng maulap na panahon na may kasamang mga pag-ulan sa Samarat, Leyte Provinces, ganun din dito sa Isla ng Panay at Negros Provinces. Pagdating ng hapon, may mga pag-ulan na rin sa Cebu at Bohol, dulot pa rin ng trough o extension ng LPA at mga localized thunderstorms. Aabot sa 31 degrees Celsius ang temperatura ngayong araw sa Tacloban, habang nasa 30 degrees Celsius naman sa Cebu at Iloilo. Dito naman tayo sa Mindanao, umaga pa lang may mga pag-ulan ang nararanasan sa Eastern Mindanao, particular na nga din sa Dinagat Island, Surigao at Agusan Provinces at Davao Region. May mga pag-ulan din ngayong umaga sa Sulu at Tawi-Tawi, habang maulap na kalangitan ang nararanasan sa natitirang bahagi ng Mindanao. Pagdating ng hapon, asahan na rin mga kalat-kalat na pag-ulan, epekto na ito ng trough o yung extension ng LPA at mga localized thunderstorms na maaaring mabuo sa malaking bahagi ng Mindanao. Kahit na may mga inaasahan tayong mga pag-ulan ngayong araw, aabot pa rin sa 33 degrees Celsius ang temperatura sa Zamboanga, habang 30 degrees Celsius naman sa Davao at Cagayan de Oro. Dahil sa mga inaasahan pag-ulan dala ng trough o extension ng LPA, maging alerto po tayo sa posible pa rin makaranas sa mga flash floods and landslides dahil patuloy pa rin ang pag-ulang nararanasan dito sa Visayas at Mindanao, pati na rin dito sa eastern sections ng Northern Luzon. Naglabas ng gale warning ang PAGASA dahil pa rin sa umiiral na Northeast Monsoon o Amihan. Sa kasalukuyan, magiging maalon ang mga baybayin na kapaligid sa buong Luzon, kasama na dito ang Palawan at Mindoro provinces. Kaya iwasan munang maglayat ang mga may maliliit na sasakyang pandagat sa mga nasabing karagatan dahil na rin sa mga malalakas na along inaasahan na maaaring umabot sa 6.5 meters ang taas. Ito naman ang itsura ng ating kalangitan dito sa Metro Manila, nakunan ko kanina lang. Maulap na kalangitan naman ang sumalubong sa atin ngayong umaga dito sa Metro Manila at sa mga kalapit na lalawigan nito. Sa mga oras ito, may mga natatanaw tayong mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Quezon City at Caloocan. Ganon din dito sa San Jose del Monte sa Bulacan. Sa hapon, may tsansa ng mga pag-ulan maaaring mabuo dito sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong araw. Sa mga magsisimba sa madaling araw para sa simbang gabi o Misa de Gallo, na ang ibig sabihin ay Misa bago pa tumilaok ang mga manok,
magdala pa rin po tayo ng payong dahil pa rin sa mga pag-ambon na maaaring maranasan. Nasa Christmas vacation na ang mga estudyante, sa mga lalabas naman ng bahay para pumasok sa trabaho, panangga naman sa ulan, magdala pa rin ng payong panangga sa naman sa init ng araw sa tanghali at maaaring pag-ulan naman sa hapon o gabi. Sumikat ng araw sa Metro Manila kaninang 6:15 ng umaga at lulubog naman ito ng 5:31 p.m. ng hapon. Ako po si Professor Edmond Rosales para sa Info Weather. Lagi maging handa, may bagyuman o wala. Mula po sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas. Balik tayo sa studio.